May mananagot sa batas kung totoo nga ang audio recording tungkol sa bagong kasunduan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Git kasi ng Defense Department, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng makipagnegosasyon sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dead story o hindi na dapat pag-usapan, ganyan inilarawan ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang umano'y bagong kasunduan na pinasok ng Pilipinas at China. Nitong nakaraang Sabado, ibinunyag ng Chinese Embassy na meron anilang new model agreement silang pinag-usapan ng AFP Western Command para humupa ang tensyon sa Ayungin Shoal. Na-record daw nila ang detalye ng pag-uusap na yan, pero ayon kay Trinidad, "We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave." Pero sa inilabas na artikulo ng Bloomberg, kinumpirma ng ilang Chinese officials ang plano ng China na ilabas ang hawak umano nilang ebidensya na meron talagang agreement. Audio recording daw yan habang kausap nila sa telepono ang isang opisyal ng ating militar. Una na itong pinabulaanan ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Paninira lang daw ito ng China. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chudoro, mananagot sa batas ang mga opisyal na sangkot sa umano'y audio recording tungkol sa bagong kasunduan kung mapapatunayang totoo nga ito. Labag daw ito sa International Relations at Anti-Wiretapping Law ng Pilipinas. Sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sabi pa ni Teodoro, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumasok sa ganitong uri ng kasunduan. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di ubano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Sa ilalim ng Vienna Convention on Public Relations, may immunity ang mga diplomat o opisyal ng mga foreign embassy laban sa anumang kasong sibil at kriminal. Pero ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, pwede silang itiklarang persona non grata at palayasin sa bansa kung may ginawang krimen. If they release that audio, that's a violation of our criminal law. Unless the other party agreed to be taped, we can expel him for violating our laws. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, mabigat ang panibagong akusasyon na ito ng China. Kung totoo ito, dapat daw ilabas ng China ang nasabing audio recording. Kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila, and then of course that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements kung mas marami man yun na kiniklaim ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.